Hi guys, magkikita kami yung dalawa ng aking kaibigan. Matagal ko na siyang kakilala, kagaya ko rin siya na nagsimula na nagtrabaho sa bahay. Ako bilang driver at siya naman nagtrabaho noon bilang katulong. And thankful kami kasi naabot namin yung pangarap namin sa pamilya namin dahil hindi natapos doon yung pangarap namin. So kumbaga, nag-level up kami dalawa sa aming buhay dito sa UAE. So magkita kami sa park kasi nabubuling daw siya. So I will go now to meet her. Andito kami ni friend sa park. Kung saan kami naglalaro ng badminton. Pareho kaming puryong guys. Kaya eto, sabi niya, maglakad-lakad daw kami. So, tinatamad naman akong maglakad. So, naupo na lang kami dito sa bench. Ang sarap kasi ng hangin. Sariwa. Nakaka-relax ng utak. Kahit pa paano. Diba? Kaboring naman. Nabuburyong sa sitwasyon ngayon sa UAE. Kaya nga, walang business. No business. Paano naman itong buhay na to? Ate, nga. Kung halimbawa mang hindi na magiging okay ang business dito sa UAE, anong bala kong gawin? Hindi, uwi ng Pinas. Anong gagawin mong business? Sabagay, ano ka naman eh, eritera ka, marami kang baka. Magtinda ng isda at saka gulay. Parang ikang gulay yan, palayan. Sabi nga ni Sunshine, naku, purga na ako dito ng talong. Grabe, sabi niya, halos puro talong na lang inuulam namin, Nay. Sabi ko naman sa kanya, sige, bukas, magpapadala ako. Bili kayo. Ilan taon ka na dito sa UAE? Ako? Mm-hmm. Mga 16 years or 15, ganun. Tagal, no? Konti lang pala yung alam natin. Ikaw? Siguro ganyan, mga 13, 14 din siguro. Oo, parehas tayo. Halos magkasabay lang tayo, pero nauna ka lang sa akin. Oo. Diba? Oo, ngayon, isa ka ng doon niya. Doon niya walang pera, ano ka ba? Ang daming baka. Ilan ang baka mo sa Pilipinas? 50? May 56 na peraso na. Oo, kita mo na. Sa isang baka na lang, magkano na? O, ikaw na doon niya. Nakabinta nga yung anak ko ng isang baka, 70,000. Oo, diba? Yan po guys, yan ang tutularan natin. Negosyante talaga. Pero mahirap pa rin sa pera, ano ka? Ibenta ang isang baka, may pera ka. Kaya nga. Tsaka wala ka nang hihintayin pa na ano, kasi ang mga anak mo naman tapos na. Sabagay, pero diba? Yung mga apo na naman. Apo naman. Oo, ang pinaghahandaan. Sana all may apo. Kaya nga, ako ilan ang apo ko? 2, 3, 4, 5, 6 na. Mm-hmm. May pangpito na yung ampon ni Jinke. So ano yung mga karanasan mo dito sa UAE? Maraming karanasan dito na minsan maganda, minsan hindi maganda. Karanasan mo bilang katulong noon? Ay, grabe. Ang hirap ko. Diyos ko. Nagmamakaawa ako sa amo noon na ako na lang maglinis ng sasakyan para may dagdag yung sahod ko. Para mayroon akong ipadala sa mga anak ko. Kaya nga. At least, nung punta ka at magkaroon ng gantong business, di ba malaking bagay na katulong sa'yo? Ay, oo. Sa awa ng Diyos, pinagigyan niya lahat ng kasal ko. Paghihirap ko noon, kaginhawaan ang pinalit. Papasalamat din ako sa Diyos. O, diba? Ganyan lang ang buhay, guys. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. So, hindi naman, kumbaga, ang nangyayari ngayon sa buong mundo, hindi natin lahat kagustuhan. Kumbaga, meron sa ating pinaparating ang Panginoon. Oo, tama.
kumbaga, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sinusubukan lang niya tayo. Masasaan ba't matatapos din itong COVID basta, natin? Basta manalig ka lang kaya, sa Panginoon. Kung ang paniniwala na merong Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga eh. Kita mo nga, kahit pasabihin mo nagkakaganito ang sitwasyon sa buong mundo, hindi niya tayo pinababayaan, meron tayo oh, nakakain. Meron pa rin makakain, araw-araw. Kaya papadala pa rin tayo sa ating pamilya sa Pilipinas. Kaya nagbibigay pang libreng isda. Kaya nga, punta ka lang sa dagat, may isda kang libre. Saan ka pa? Sa Pinas, walang magbibigay ng libre. Kaya nga, sa Pinas, pagka, kung baga, to, ano yung tumambay ka sa ganyan, di ba? Oh, susungitan ka pa. Oh, dito libre, dalawang plastic.